So, welcome again mga boss sa ating channel, panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Bago tayo mag-umpisa, intro muna tayo mga boss. Okay, ito na mga boss yung ginagawa nating emergency light, final na ito. Kung nakita nyo yung unang video, testing lang natin yon. So ngayon ito na yon, yung lalagyan natin ng battery saka ng BMS at ng speed controller. Kabili na tayo ng isang junction box. At nailagay na rin natin yung DC socket, yung charging port niya para sa 12 volts. Ito naman yung receptacle. At na hinangan ko na rin yung mga battery na 18650 battery, rechargeable. Bali, 6 na battery ang gagamitin natin para mas matagal, malobat. Naka-parallel siya. At sa mga gusto gumawa or gaya nitong ginawa natin, lalagay ko na lang yung link dito sa baba sa description box kung saan makikita nyo yung diagram nito. So bali ako, wala na akong diagram kasi na-memorize ko na siya. Wow. So bali sariling version ko na rin ito kasi may tinanggal ako dito na hindi ko na ginamit yung boost charging module. Tinanggalan natin kasi 12 volts naman yung gagamitin natin na charger dito, kasi yung boost charging module 5 volts lang yon. At para makabawas na rin tayo sa gastos, so itong BMS na lang ang ilalagay natin kasi itong pinaka importante, battery management system. Ito yung nagko-control or nag ma-manage ng battery kung hindi na niya kailangan yung pumapasok na charge or puno na. Ito yung nagka-cut off. So ito naman yung speed controller natin. Ito yung magko-control ng liwanag ng ilaw natin. Pwedeng i-dim lang natin or kung gusto natin malakas, isagad natin yung volume niya. So dito magdidepende kung gaano katagal malobat yung battery natin. Ito naman yung lead na ilalagay natin para sa charging niya. Indicator ito para kung full charge na yung battery, pwede na natin i-unplug yung charger. So meron tayong diode na 12 volts as zener diode, saka 1K na resistor, 1.5 watts, saka transistor na BC547. Simple full charge indicator lang ang gagawin natin mga boss para hindi maging komplikado. So para makatipid-tipid na rin. So ngayon mga boss, na natin buuin. Thank you.
Okay, tapos na. Insert na natin itong bulb na 5 watts, 12 volts. Bukan nga natin kung gagana. At sa mga magtatanong kung magkano yung nagastos natin dito, so papakita natin mga bossing. Maya-maya mga bossing, ipa-flash natin dito sa screen yung listahan ng mga nagastos natin sa mga parts and materials na nagamit natin sa pagbuo ng emergency light na ito.